Actually, Manny, Mase, and Chiki, 75 million Americans ang bumoto na via early voting at minail nila yung kanilang boto. No? So, yun yung mga nauna na na naisumite ng mga boto. Ganon kasigasig ang kanilang kagustuhan na maging parte nitong political exercise na ito. Pero Jovi, so, yung election nila kakaiba sa atin kasi dyan electoral college. Yes, yes, yes. Parang ano siya, people are voting para dun sa assigned dun sa kanilang bawat state na bumoto naman for them. Diba? Parang yun yung pinakasimpleng pwede kong explanation dun eh. So, iba yung popular vote, saka iba rin yung magiging resulta nung electoral college. Ano? Yung, ito yung tinatawag na kung sino yung unang makarating sa 270 electoral votes. Ano? Kaya parang sinasabi yung mga swing states, tulad ng Pennsylvania na 19 yung electoral votes nila. So talaga kailangan nilang ligawan ng todo-todo yung Pennsylvania para makuha yung 19 na yun. Kasi it will make a big difference dun sa kanilang race to 270 electoral votes. Ano? So yan yung pinagtatanong ng lahat dito. Kasi dahil meron na nga 75 million na bumoto, parang meron na mga nakapag deduce. O kaya naiisip nila sino yung lamang, sino hindi. Pero too early to tell, sabi nga nila, or to call. Too early to call, sabi nga nila, kapag merong coverage ng election dito sa Amerika. Pero Jovi, paano bang mangyayari dyan? So syempre, may mga nauna ng bumoto through mail. Tapos, November 5 talaga, kanina nga pinakita natin yung countdown, 18 hours to go para dun sa mismong iba pang mga boboto. How soon natin malalaman yung magiging result? Sino sa kanila yung magiging presidente? Para traditionally, Mase, para tinatawag nila election night, ano? Meaning yun yung time na meron ng result kang papasok na pwede nang may manalo. Pero yung mga past edition ng kanila election, medyo nadidelay. Eh. The last one, yung Biden versus Trump, ay weekend na, di ba, Tito Manny, nalaman kung sino ang nanalo. Pero ito, parang they're hoping na mabalik dun sa kanilang tradisyon na election night, may llamado na, Mase. At meron ng someone quite close to the 270 million electoral votes to win the presidency. May feel ka na ba dyan kung 50-50? Kasi ngayon, sa ngayon, mga sinasabi ng mga reports, hard to tell. Parang 50-50. Oh, oh. Yeah. Dun sa... Hard to tell, pero may mga big surprises like yung Iowa ay traditionally ay napupunta sa Republicans parang it's turning blue. Now, ano, Tito Manny. So red and blue sila eh. So iniisip nila baka may mga ganun ding areas na biglang magpalit. So that's additional electoral votes for the Democrats. Yung mga binabantayan dyan, yung unang nagko-call, yung Ohio eh. Yung swing states na sinasabi po ni Jovi, mga kapatid, ito Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, tsaka Wisconsin. Yun nga, as of last week ay sinasabi ng mga reports na si Trump daw has most of the swing states. Hindi ko lang alam ngayon kasi baka nga sabi ni Jovi, may baka surprise. Hindi natin alam eh. Importante yun na kasi yung mga sinabi na states ni Chiki, pinakamababa ang alam po dyan ay 6 or 9 yung electoral vote na under their yung kanilang karapatan na bumoto. So isipin mo kung makukuha lahat yun ng isang kandidato lang. Ang lapit niya kaagad sa 270 votes needed. So natin mga pili. Pinamalaki yung state dyan, yung California at New York. Yeah. Oh. Speaking of California, kasi dumaan nga ako doon. Kasi di ba sabi ko, even before ako umalis, sinabi ko kailan Mase, Tito Manny, nadadaan ako na LA kasi gusto kong makita, gusto kong pulsuhan yung mga kababayan natin doon. Nagulat ako. Oo, bakit? Kasi di ba before ako umalis, parang meron tayong idea na parang baka they're leaning towards, di ba? Trump. Diba? Yeah. Meron talaga. Pero yung mga kababaihan at saka yung mga kabataan leaning towards Kamala. So parang may mix din naman pala siya. Yung naiisip. Sitwasyon daw dyan yung mga senior na lalaki kay Trump. Pero yung mga babae Kamala. Kay Kamala. Kasi yung reproductive health system.
Oo. Yes, abortion, no? Women's rights siya. Although ang sinasabi ay pina-play down daw ng kampo ni Harris or ni Kamala Harris, no? Yung gender, ibig sabihin babae o lalaki, gender tsaka yung race kasi baka daw ma-isolate o ma-alienate yung ibang mga supporters naman. Oo. So pina-play down niya yung ano gender si, and race. Si Trump naman ang kanyang hina-highlight na supporters niya ay yung Catholic vote. Mm-hmm. Kasi anti-abortion, anti-abortion, anti-divorce. May ganun, may nakausap ko ganun. Pero bukas na natin i-playback yun, no? Dahil pinadala ko pa lang kanina yung interview. Oh. Pero meron yan na bumoto based on religious beliefs. Ano? So iba-ibang, dahil iba naman health nga rin yung iniisip. At yung iba ay immigration, no? Kaya yung, ano, yung kaluwagan ng pagpasok ng mga ng foreigners dito. Kailan kaya ang Pilipino boboto sa ganyang mga issues? Based on issues, no? Hindi personality-based. Hindi dahil sa artista. Lungkot, Pilipino. Pero napahay na lang siya. Tito Manny, si Trump wala naman siyang talagang strong stand on abortion, right? Si wala. Kamala meron. Pero si Trump parang wala siyang sinabi talaga na pro or against. Piniplay up lang na yung, ano, yung religious vote. Oh. Tsaka yung family pero values. Pero siya ang ano, cheeky, yung proponent siya, di ba, kung bakit na-overturn yung ano, Roe versus Wade. Oo, pero kasi, kasi nilagay niya yung ano eh, mga conservative na judges sa Supreme Court. Pero Jovi, sabi mo kanina, bumisita ka sa LA, nakausap mo yung mga ilang Pinoy doon. Aside dun sa napulsuhan mo, ano pa yung mga nakwento nila sa'yo? Ano ba na kwento? Nakaramihan sa kanila, ano, talagang, ano na, nakapag-submit na via mail. Alam mo na, masisipag ang mga Pilipino, di ba? Parang, mas gusto nila magtrabaho sa election. So, minail na lang nila, di ba? Kasi, nakita ko eh, parang at this time, sabi nila hindi masyadong makapal ngayon yung mail-in ballot, ano, 6 pages siya. Kasi, aside from yung presidential at yung vice presidential, merong botohan for Congress, for Senate, tapos meron of course yung mga governorship, ano, and merong mga proposition, meaning sa bawat lugar depende kung ano yung issue sa lugar nila, eh meron silang kailangan sagutin doon. So ganun kahaba yun. Kaya yung iba ino-opt talaga or pinipili na nilang bumoto sila via mail, kasi isipin mo nga naman kung pipila ka doon sa, like, starting 18 hours from now, pipila ka doon sa polling centers. Pila talaga yun. Tapos ang kailangan mong i-accomplish ay ganun karaming papeles. 6 to 7 pages. Si Trump daw ay in-person daw boboto. Si Kamala Harris nakaboto na daw, nag-mail na daw ng kanyang balota. Pinadala niya sa San Francisco yung kanyang boto. Alam nyo, parang atin din to, no? And, tomorrow, maya-maya. Sabihin nyo, Monday na dito. No? Tulad dyan, Monday na, itin nyo Monday morning. Magkakaroon ng interfaith na ano sa isang cathedral dito na prayer rally, ano, para pagdasal yung mapayapa na pagdadaos sa kanilang halalan, at para hindi daw maulit yung gulo do sa US Capitol na siguro 3 blocks away from here, Tito Manny, ano, na binabantayan ngayon, ano, dahil inisip nila baka magkagulo, pero sana hindi naman. So, iyan siya. Magkakaroon ng prayer rally tomorrow, at alam natin na may mga Pilipino or PhilAm na dadalo doon sa event na yon. At i-cover natin siya maya-maya in about 3 hours. Pero Jovi, nabanggit mo na rin yung, ano, yung baka magkaroon ng rally. Kanina kasi sabi mo, in-advisean ka na huwag munang lumabas dyan. Hintayin munang umaraw. Bakit? Kamusta ba yung security situation dyan? I understand, alas 6 ng umaga ba dyan? Pasado alas 6 ng umaga, di ba? Oo, bakit? Kamusta yung security situation dyan? Hindi, parang pili ko okay naman kasi kagabi, nung dumating ako kagabi sa DC from LA, ano naman, nakalibot ako na okay naman. Kaya alam, nakita kasi nung front desk na ito, natatanaw ko sa rito sa harapan ko. Nakita niya kasi may gadgets sa kundali. So yun lang naman siya, nadedelikaduhan lang siya. Pero generally, it's okay naman. Naglakad ako, naganap ako ng pagkain kahapon dahil
food is life. Aba, eh, mag-breakfast ka na pala dyan. Sakto-sakto. Oo, pagkatapos sa report. Pero magre-report pa si Jovi sa frontline. Nakita ko sa outline, sa ano kanina, line-up kanina. May live pa siya. O sige. Siyempre, hindi pwedeng lobby ng hotel doon. Kaya kailangan ko maghanap ng ano. Maliwanag na siguro maya-maya pag frontline na. Correct. All right. Okay. See you tomorrow. May mga updates tayo tungkol sa pagboto na mismo.